그럼 수다 볼까요? 네. Before we start, manalangin po tayo. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Our graceful and merciful Lord Diyos. Ang maraming banal at mga bagay na nagmahal sa amin. Thanks for giving us salvation from condemnation in eternal hell. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng kaligtasan mula sa walang hanggang kahatulan, mula sa impyerno. Even though we were sinners and enemies before you, you loved us and you sacrificed on the cross. Kahit na kami po ay mga kaaway ninyo at mga makasalanan, kayo po ay nagsakripisyo doon sa krus. And you call us to your church and let us be saved. That's why we are so thankful. At tinawag niyo po kami sa inyong iglesia upang kami po ay maligtas, kaya kami po ay nagpapasalamat. Today, we are going to have fellowship with Mahalagang Salita. Ngayon, kami po ay magkakaroon ng fellowship kasama ng mas mahalagang salita. Please be with us and guide us to know your will and the word of God. Pakiusap. Lawa malaman po namin, makilala ka namin at ang iyong kalooban. Especially, please be with our brothers and sisters to serve you through Remain 9. Ganyan din po, pakiusap, samahan nyo din po yung inyo, mga kapatid na paglingkuran ka sa kanilang natitirang buhay. If there are brothers and sisters who are not here and sick, please recover from their situation. Let them serve the Lord through Remain 9. At kung may mga kapatid na wala po dito at may mga sakit, pakiusap, pagalingin nyo po sila upang kanila kang mapaglingkuran sa kanilang natitirang buhay. Then we know your second coming is at hand. That's why let us preach the gospel for the lost souls. At nalaman namin na ang iyong ikalawang pagdating ay napakalapit na, kaya nawa ay may bahagi namin, may palaganap namin ng Ebanghelyo. We rely on the Holy Spirit. Sa Espiritu Santo lamang po kami nagtitiwala. We pray in the name of Jesus Christ. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Amen. Buksan po natin sa Mateo chapter 2. Buksan po natin Mateo kapitulo 2. Mateo chapter 2 verses 1 and 2. Soundcheck. Mateo chapter 2 verse 1 and 2. Yeah, Mateo chapter 2 verses 1 and 2. Basahin po natin sabay-sabay. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ng Haring Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtatanong, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. And verse 9, pasay po natin sabay-sabay. Pagkatapos nilang makinig sa hari, ay lumakad na sila at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. We were saved by grace of God and we are living in church. Tayo po'y naligtas sa magitan ng biyaya ng Diyos at tayo po'y nanatili sa church. Before we got the salvation, the purpose of our life was to get eternal life. Bago po tayo magkaroon ng kaligtasan, yung layunin po ng ating buhay ay upang magkaroon ng kaligtasan. However, after receiving the salvation, the purpose of our remaining life is changed. Gayunpaman, pagkatapos po nating magkaroon ng kaligtasan, ang ating layunin ng buhay ay nabago. Which is to preach the gospel for the lost souls. Na ito po yung ipangaral ang ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. That's why through our remaining life, we are guiding lost souls to Jesus Christ. Kaya po, tayo po ay ginagabayan natin yung mga ligaw na kaluluwa kay Jesu Cristo. Yeah, that's why we are like a star. Kaya tayo po ay gaya ng mga bituin. Yeah, we know star is shining in nightly. Alam po natin na yung mga bituin ay nagliliwanag sa gabi. Like a star, we are lightening to lost souls. Gaya po ng mga bituin, tayo po ay nagliliwanag sa mga ligaw na kaluluwa. Yeah, tingnan po natin sa versikulo 1 and 2.
Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ng Haring Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. And versículo 2, saying, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. At verse 2 na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Here, the east indicates Persia, now Iran, bansa ng Iran. Yung silangan po dito, ito po yung Persia, na ngayon po ay Iraq. There were who seek Jesus Christ, and they adore, they long for Jesus Christ. That's why they came to Bethlehem. May mga tao pong naghahanap po mula dito kay Jesucristo, kaya po hinahanap po nila ito at dumating po sila. Already in the Old Testament, Micah chapter 5 verse 2, Jesus Christ shall be born in Bethlehem. At sa Micah kapitulo 5 bersikulo 2 na ipapasiyan na po na si Jesucristo ay magmumula sa Bethlehem. They knew Jesus Christ will come and they waited. Finally, they arrived in Bethlehem. Alam po nilang darating si Jesucristo at kalaunan po sa kauli-ulihan ay naghintay po sila at nagpunta. In verse 2, the star indicates a special star. At dito po yung between po dito, tumutukoy po ito sa special na between. Yeah, that's why the Bible says, his star. Kaya sinasabi yung, sinabi ito, kanyang between. Yeah, kanyang between is a special star. Ito po yung special na between po. The star guided the wise men from Persia to Jesus Christ birth. Kaya po itong between na ito po ay ginabayan niya po yung mga ginabayan niyo po yung mga lalakihang ito kay Jesucristo. Now, there are many kinds to guide many people to Jesus Christ. Ngayon po, maraming mga tao po yung, maraming uri po yung gumagabay kay Jesucristo, yeah, patungo why, kay Jesucristo. That's why today, let's consider what kind of things is guiding lost souls to Jesus Christ. Kaya ngayon, isalang-alang po natin, anong mga bagay po yung gumagabay patungo kay Jesucristo? Yeah, first, the Word of God is guiding lost souls to Jesus Christ. At una po, yung salita ng Diyos yung gumagabay sa mga ligaw na kaluluwa kay Jesucristo. Buksan po natin sa Psalm chapter 119. Buksan po natin, Awit 119. Psalm chapter 119. Awit chapter 119. Verse 105. Verse 105. Mga awit, chapter 119, verse 105. Awit 119, versikulo 105. Yeah, versikulo 105. Pasahin po natin sabay-sabay. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Yeah, here, sinasabi ng Biblia, ang salita mo ay ang ilaw, liwanag. That's why we can know the Word of God is guiding many lost souls to Jesus Christ. Kaya malalaman natin yung salita ng Diyos yung gumagabay sa maraming ligaw na kaluluwa kay Jesucristo. In Juan chapter 1 verse 9, Jesus Christ is a true light. Kaya po sa Juan chapter 1 verse 9, si Jesucristo po yung tunay na liwanag. Yeah. The Bible is witnessing Jesus Christ. Pinapatotohanan ng Biblia si Jesucristo. In the Bible, in the Old Testament and in the New Testament, the hero is Jesus Christ. Kaya po sa Biblia, sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, ang pinakatangpangunahing bayani po ay si Jesucristo. Because Jesus Christ is the Savior and Creator. Dahil si Jesucristo ay tagapaglikha at tagapagligtas. That's why whoever believe in Jesus Christ, he can be saved and he can have eternal life. Kaya sino ba pong makasumampalataya kay Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? That's why
through the Bible, lost souls can be saved. 이백사빈, the Bible is connecting lost souls to Jesus Christ. 그래서 dahil po sa magitan po ng Biblia po ay nakokonekta po nito yung napakaraming mga ligaw na kaluluwa po sa kay Jesus Kristo. 네, 북산 po natin sa Ikalawang Timoteo chapter 3. Ikalawang Timoteo po kapitulo 3. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 15. Kalawang Timoteo chapter 3 verse 15. Yeah, basahin po natin sabay-sabay. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa ligtasan sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. We know Pastor Timothy was young and he was pastor in Ephesian church. Alam po natin na si Pastor Timoteo ay isang pong kabataan at naging pastor po siya sa Epeso. Actually, he learned the Bible through his mother and his grandmother. Sa katunayan, natutunan niya po yung Biblia po, salita ng Diyos, sa kanyang ina at sa kanyang lola. Actually, his grandmother and mother guided him to Jesus Christ through the Word of God. Sa katunayan, yung kanyang lola at yung kanyang ina po yung gumabay sa kanya kay Jesucristo sa magitan po ng salita ng Diyos. Likewise, the Word of God is guiding lost souls to Jesus Christ and they can be saved. Kaya sa katulad po nito, ginagabayan din po ng salita ng Diyos yung mga ligaw na kaluluwa kay Jesucristo upang sila po ay maligtas. Malawang brothers and sisters, how were you saved? We were born through the Word of God. Yeah, 1 Peter chapter 1 verse 23 says, in my case, actually I rejected the Word of God before I got the salvation. In this world, I try to be successful. That's why I focused on worldly things. And many people who loved me evangelized me. That's why I could have counseling. At the time, I asked about my questions to isang pastor. At the time, he opened Bible. And about my question, he showed the answer in the Bible. At the time, my heart was open, and at the night, I received the salvation. When I heard the gospel, through Hebrews chapter 10, verse 17 and 18, I was sure to enter the heaven. Hebrews chapter 10 verse 17 and 18. 시나비 린 냐 at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang pag-alay pa, para sa kasalanan. When I heard these verses, I was sure to enter the heaven even though I shall die right now. Through the Word of God, I realized God's love by the Holy Spirit. Yeah, that's why we can believe the Word of God is guiding lost soul to be saved and to Jesus Christ. In verse 17, Hebrews chapter 10, when I heard this message, 힌디 꼬 나 알랄라 하님빠 인용 까살라나, I was sure to enter the heaven.
Likewise, the Bible is guiding those souls to Jesus Christ. Likewise, the Bible is like a star. And also in the Bible, there are many kinds of prophecies. And also many prophecies can be like stars. Because when we hear many prophecies and when they are fulfilled, we can believe God is living and we can find out we are still before the Lord and we can get the salvation. Yeah. That's why in the Bible, there are many kinds of prophecies, 마가 30% of Bible. Already 2,700 years ago, the Bible prophesied, when Israelites will return to the land, they will buy like dove, they will return. And when they stand, their body shall dissolve. The Bible prophesied. Ibig sabihin, already 2,700 years ago, there will be airplane and there will be nuclear weapon. Yeah. Through these prophecies, we can believe. Yeah. They can believe. 강조사의 나부부하이. Likewise, 마가 prophecies are guiding lost souls to Jesus Christ. And also, God's workers is guiding lost soul to Jesus Christ. They are like stars. Book San Bonatins, Revelation chapter 2. Apocalypse chapter 2, verse 1. Apocalypse chapter 2, verse 1. Pasayin po natin, sabay-sabay. Tingnan po natin sa versikulo 1, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawang na pitong bituin sa kanyang kanang kamay. Ibig sabihin, ang Panginoon ay holding God's workers. Ibig sabihin po yung Panginoon po, siya po yung umahawak po sa mga magagawa. Yeah, here, pitong bituin, seven stars indicates God's workers. Especially, there are many God's workers. Especially, apostles are God's workers. Yeah, they preach the gospel and they sacrificed because of Jesus Christ. Pero dito, let us understand, ang mga angel, ito, angel, sa Biblia, angel, ibig sabihin ay minsan angel, and also messenger, yeah, tao. Kaya po dito, ang unuhay po natin, ang angel po, sa Biblia po, pwede lang po ito, minsan ito yung angel talaga, at kung isa yung tapagdala ng balit ng ulat po. Tingnan po natin sa Revelation chapter 1, verse 20. Sabi natin,
Yeah. Through this verse, we can know seven stars indicate God's workers in church. Yeah, think number this, Revelation chapter 1, verse 20. Pasen po natin sabay-sabay. Ang diwa na at pitong bituin na iyong nakita sa ikaw ng kamay at ang pitong bituin ilawan, ang pitong bituin ay ang mga mint ng pitong iglesia at ang pitong ilawan ay ang pitong iglesia. Yeah, here, pitong iglesia ibig sabihin, in the Bible, seven ibig sabihin, lahat. Kaya po dito yung pitong iglesia, yung pito ko ibig sabihin lahat. Yeah, ibig sabihin, pitong iglesia ay tumutukoy lahat ng tunay na church sa sanlibutan. That's why here, ang mga angel, dito angel, ang angel ibig sabihin, hindi angel, dito messenger. Because in Mark chapter 1 verse 2, tungkol kay Baptist John, the Bible says, Shai, messenger, angel, messenger. Likewise, God's workers are guiding lost soul to Jesus Christ. In the Bible, we know, see, Pedro preached the gospel one day, once 5,000, 3,000 were saved. After Pentecost, when Peter preached the gospel, many people were saved. Peter was like a star. Then what about Apostle Pablo? Yeah, he preached the gospel, especially for Gentiles. Yeah, that's why many churches were built and started. Apostle Paul also, he did roar like a star. Yeah, Second Corinthians chapter 11. Galatians Corinthians chapter 11, verse 2. Galatians Corinthians chapter 11. Galatians Corinthians chapter 11, verse 2. Pasembo natin sabay-sabay. Ako'y nakakaranggap sa inyo ng mga Diyos na panibugbo, sapagkat kayo itinakda ko makapasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na bibig. If lost soul shall be saved, he can be bride of Jesus Christ. Kapag sa ligaw na kaluwa ay narita, siya ko'y makapasawa ng Yesu Kristo. Actually, Apostle Paul did this one. That's why here the Bible says, "Kayo'y itinakda kong mapang asawa ng isang lalaki." Ibig sabihin, Apostle Paul preached the gospel, let them be bride of Jesus Christ. Yeah, 시구라도 Apostle Paul was like a star. And many apostles did roar like stars. Yeah. Ang aklat, Fox's Book of Martyrs, 70 apostles, 70 disciples of Jesus Christ died because of Jesus Christ. In the Bible, mga gawa,
Apostle Paul and Barnabas separated. And after that, walang nilalaman tungkol ni Barnabas sa mga gawa. However, according to his story, he also preached the gospel and he died bilang martyr. Pagkatapos po nito, wala po naisulat pa kung pulpo kay Barnabas po dito sa mga gawa. Pero siya rin po yung nangaral ng problema at namatay po at naging martyr po. And we know Apostle Peter died on the cross upside down. At ilalamin po natin siya po Pedro na matay doon sa cross po ng pabalitan. And according to record, actually Acts is recorded hanggang chapter 28 and my Ibang Aglat, according to the book, the wife of Peter also died because of Jesus Christ. Likewise, lahat ng apostles of Jesus Christ and disciples of Jesus Christ became like stars. And in the church, faithful brothers and sisters are also like a star. As a church din po, yung mga kapat na kapatid po sila din po, yung gaya ng mga between. Buksan po natin sa Daniel chapter 12. Buksan natin Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 verse 3. Daniel chapter 12 verse 3. Daniel chapter 12 verse 3. Lumang Tipan, Daniel chapter 12, verse 3. Verse 3, 바사인 보 natin, 사바이. Ang mga pantas ay magliliting na tulad ng kanilang damit at ang mga nagpabalik ng marami sa kapatiran ay paano magbibig magpakailang paman. Yeah. We know this verse well. Tingnan po natin sa versikulo 3, ang mga nagpabaling ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailan paman. Dito, bituin, star is na singular, plural, mga bituin. Kaya po dito yung mga bituin po dito, hindi po isahan, hindi mga bituin, marami yan po. Like stars, faithful brothers and sisters can be like stars that shine. Yeah. We have many brothers and sisters in Cavite Church. And also today, Lankan Mission Branch brothers and sisters are here. We know John Bunyan. Actually, before he got the salvation, he was not good man. He did many sins. Actually, he saw some sisters were saved. They were so bright. Sa kanyang mukha, they showed happiness. That's why his heart was open. Brothers and sisters, 마사야 봐까요? 페로 무캉 힌디 마사야? 빌랑 크리스찬어, 예, we need to show happiness. 바기보, we have faith, we have 빠그아사, and we have 부하이 나와라한간, that's why we are happy 사 하라판 낭 빵이논. That's why
If you are bright to lost soldier, yeah, their heart can be open and they can be saved. If so, you can be like stars. Actually, my countenance is Hindi Maraming smile. That's why, Minsan, I practice how to smile. Yeah, Billan Cristiano, if we show our joy and happiness to lost soldier, 시구라도 they can have occasion. Why? Does he have a good countenance? It is not you should be pogi and maganda. Yeah? Ano ang kailangan? Smile. You need a smile. If so, it can be also evangelizing to the lost souls. We know John Bunyan. Yeah? Because of some sisters who had happiness and joy, that's why his heart was open. Yeah, when he saw happy sisters, he thought, I am so wicked before them, that's why he repented. Before I got the salvation, some leaders visited my house. At the time, I rejected the word of God to study. At the time, some leaders asked, do you love your wife? That's why I answered, and Shempre, I love my wife. But why do you, you don't like to study the Bible? At the time I thought, I love my wife. If so, I can, I can follow, no problem. That's why from that time, I could watch a recorded Bible seminar. And finally, I was saved. Yeah, isang question. And isang brother's question, do you love your wife? At the time, leaders, their countenance looked happy, so happy. Even though isang lalaki leader, Hindi pogi, pangi, pero his countenance looked so happy. That's why I thought, why does he have a countenance likewise so happy? Yeah, if you have happy looking, if so, it can be also like a star. And Buksan po natin sa Apocalypse chapter 3. Apocalypse chapter 3. Verses 7 and 8. Verse 7 and 8. 7 and 8. Apocalypse chapter 3, verses 7 and 8. Pasahin po natin, sabay-sabay. At sa amin ng iglesia sa Philadelphia ay isulat ko, ang mga bagay nito ang sinasabi ng banal, ng totoo, ng Jesus si Ted
ilagay ko sa harapan mo ang isang pinkong bukas na hindi maisasara ng sinuman. Alam ko ikaw ay may konting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinakwil ang aking pangalan. Yeah, Philadelphia Church, ibig sabihin ay loving brethren. At yung iglesia ng Philadelphia, ito po yung minamahal ng mga iglesia, kapatid. Yeah. The Bible says, counting kapangyarihan. They were a small church. Ibig sabihin sila po, maliit na church lamang po sila. Yeah. Even though Philadelphia Church was small, they loved each other. Kahit na napakaliit po ng iglesia ng Philadelphia, minamahal, iniibig nila yung isa't isa. That's why the Lord opened the door to preach the gospel. That's why even though the church was small, many lost souls could be saved. Kaya binuksan ng Panginoon po yung pintuan ng ebanghelyo sa kanila, kaya maraming mga ligaw na kaluluwa po yung naligtas kahit na sila po isang maliit na iglesia. Yeah. Every month we are having cell group fellowship. Mga kapatid ko, kada buwan po nagkakaroon tayo ng cell group fellowship. Yeah. Who can which group can preach the gospel and guide the lost souls to Jesus Christ many? Sinong cell group po yung maaaring makapag-guide ng mga ligaw na kaluluwa ng marami po? Sigurado, your cell group loves each other and following up and love each other. If so, 시구라도 you can preach the gospel strong. 그냥 po siguro yung nagpapa-follow up sa isa't isa sila po yung maaaring makapagbahagi ng malakas ng ebanghelyo. Nowadays, I'm so thankful because brothers and sisters love each other malakas. Kaya ako po ngayon po nagpapasalamat ako dahil yung mga kapatid po ang lakas malakas po yung kanilang pag-ibig. Nowadays I didn't hear my fighting and conflict envy. Ngayon po hindi ko po naririnig na mayroon po mga pagtatalo, pag-aaway po at mga inggit. Kapatid, brothers and sisters are loving each other. That's why the Holy Spirit is working strongly. That's why many lost souls have been saved. Kaya mga kapatid sa Cavite Church po, nagmamahalan sila sa isla, kaya yung pagkilos po ay ng pangangaral ng Ebanghelyo po ay napakalakas. Yeah, brothers and sisters, yeah, each other, please greet, yeah, I love you. Kaya po, mga kapatid ko, tingin po tayo sa ating mga katabi at batingin po natin sila na mahal ko, mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Yeah. Yeah. And you can hug. At maaari niyo pong yakapin. You can hug. Pwede po. Yeah. Mahal kita. Yeah. Mahal kita. Yeah. Likewise, if you love each other, 시구라도, yeah, we can be like a star. That's why we can guide the many lost soul to Jesus Christ. Kaya katulad nito, kung minamahal natin ang isa't isa po, maaari po nating magabayan po yung mga ligaw na kaluluwa kay Hesus Kristo. Buksan po natin sa Unang Juan. Buksan natin Unang Juan. Chapter 4. Kapitulo 4. Unang Juan, Chapter 4. Unang Juan, Kapitulo 4. Verse 12. Versikulo 12. Unang Juan, Chapter 4, Verse 12. Unang Juan, Chapter 4, Verse 12. Pasahin po natin sabay-sabay. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Yeah. Tingnan po natin sa versikulo 12. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Yeah. Ibig sabihin, ang Diyos ay pag-ibig. Yeah. Ang Diyos. Kaya, when we love each other, ang Diyos ay kumikilos. Naunahin po ba? Pero, if we fight and hate envy, if so, ayaw niya. Ang Panginoon ay may sakit. Kaya, love each other, brothers and sisters, kung gayon, sigurado, ang Panginoon ay kumikilos, malakas. Yeah. Dito, tingnan po natin sa versikulo 12.
Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Naunan po ba? Kaya hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesu Kristo, love each other, brothers and sisters. Don't hate, don't envy, love each other. Kaya hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesu Kristo, malin po natin ang isa't isa. Huwag po kayong mapuhos sa isa't isa. Huwag po kayong mainggit sa isa't isa. Because God is love. That's why without love, He cannot work in our church. Dahil ang Diyos po ay pag-ibig at kung walang pag-ibig po, hindi siya maaaring kumilos sa ating church. Nowadays, some sisters evangelize and some brothers and sisters minister with joy. That's why I'm so thankful. 시그라도 ang Panginoon ay joyful. Kaya sa mga araw na ito, may mga sister na nagbabahagi ng ebanghelyo, may mga kapatid na ginagampanan nila yung kanilang mga ministeryo, kaya ako po ay masaya, kaya ganito din po yung Panginoon, masaya din po. Actually, we have different talent. Sa katunayan, meron po tayong magkakaibang talento. However, brothers and sisters, let us review our personality. Pero mga kapatid ko, bawat isa atin ay balikan, i-review po natin yung ating mga katangian. May maraming pag-ibig o konti lang. Meron ba akong maraming pag-ibig o kaunti lang? Sigurado, who can evangelize strongly? Kaya sino po yung makakapag-evangelist ng mas marami? Those who love strongly and those who have maraming love, he can evangelize more and strong. Yung meron pong maraming pag-ibig po, siya po yung makapag-evangelize ng mas marami din po at may kalakasan. Let us review our brothers and sisters who is evangelizing very well. Kaya po i-review po natin yung ating mga kapatid. Sino po yung nakapag-evangelize ng mas maigi po? Mga ilang mga kapatid ay may countenance o masayang countenance. Yung mga pangit na may, ay yung mga kapatid na may pangit na pagmumukha o yung mga kapatid na mayroon pong masayang pagmumukha. Yeah, mga kapatid ay may smiling. Sigurado, they are evangelizing strongly. Tiyak na yung mga kapatid na mayroon pong masayang pagmumukha, sila po yung nakakapag-evangelize. That's why, brothers and sisters, when you read Bible and when you have fellowship, before that, please check inyong countenance. Kaya po mga kapatid ko, bago kayo magbasa ng Biblia, bago kayo magkaroon ng fellowship, bago po ito, tingnan niyo po ng inyong yung pagmumuka. By mirror? Meron mo ba kayong mga salamin? Salamin? Kung gayon, paki-check inyong countenance. Kaya paki-check po yung inyong mga pagmumuka. That's why, paki-practice bilang Kristiyano, smiling or not smiling. Kaya sanayin niyo po bilang mga Kristiyano kung nakangiti po ba kayo o hindi. And next, who can be like star? At sunod, sino po yung maaaring maging between? Those who have sufferings can be like stars. Yung meron po mga pagdurusa po, maaari silang maging between. Buksan po natin sa mga awit, chapter 119. Sa awit po, 119. 119. Awit, kapitulo 119. Verse 71. Versikulos 71. Mga awit, chapter 119, verse 71. Awit, chapter 119, verse 71. Basahin mo natin sabay-sabay. Mabuti sa akin na pinapagkumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Tingnan po natin sa versikulo 71. It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. Kaya tingnan natin sa verse 71, mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Yeah. Actually, when you are suffered, too close with the Lord. Kaya kapag kayo po ay nagdurusa, ibig sabihin kayo po ay nagiging malapit sa Panginoon. Actually, when we review our life,
When we were suffered and when we had great suffering, yeah, we could be saved. Kaya po pag sineset natin yung ating binalikan po natin yung ating buhay, nung nagkaroon po tayo ng malaking kahirapan at pagdurusa po, tayo po inaligtas. Kung walang pagdurusa sa ating buhay, yeah, we don't rely on the Lord. We don't seek the word of God. Yeah, we focused sanibutan. Kaya po, kung hindi po tayo, wala po tayong pagdurusa, hindi po tayo magtitiwala sa Diyos, hindi po tayo maghahanap ng salita ng Diyos, tayo po'y mananatili sa sanlibutan. However, we had great sufferings, that's why we seek Jesus Christ and we could be saved. Gayunpaman, meron po tayong malaking kapagdurusa po, kaya hinanap po natin yung salita ng Diyos Jesu Cristo po at tayo po'y naligtas. And also, in this world, there are those who seek the truth because of sufferings in this world. At sa mundong ito, meron din pong naghahanap ng katotohanan po dahil sa kanilang mga pagdurusa sa mundong ito. If so, they can be Jesus Christ through sufferings. At maaari din po nilang makatagpo sa Jesu Cristo sa magitan ng kanilang pagdurusa. Actually, in our church, may mga brothers and sisters who are sick or disabled because of stroke. They were saved because of sufferings and sickness. Sa katunayan po, meron sa ating mga kapatid po na merong mga karamdaman, may mga sakit po. Gayun pa man, sinihinaan po nila yung salita ng Diyos, kaya sila po inaligtas. That's why let us know, our suffering is grace also from the Lord. Kaya alamin din po natin na yung ating mga pagdurusa po, biyaya din po ito mula sa Panginoon. In Israel, there was a king, Hezekiah. He was saved when he had great suffering. Sa Israel po, meron din po isang haring, si Haring Hezekiah po. Siya po ay naligtas po nung siya po ay nasa isang malaking pagdurusa. Buksan po natin sa Isaiah chapter 38. Buksan natin Isaiah chapter 38. Verse 17. Verse 17. Isaiah chapter 38, verse 17. Isaiah chapter 38, verse 17. Basahin po natin sabay-sabay. Narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Yeah. King Hezekiah was sick, and he had great suffering. At the time he was saved. Sa si Haring Hezekiah po ay nagkaroon ng karamdaman po at hinanap niyo po yung salita ng Diyos at siya po ay naligtas. Actually, it is suffering in his life. However, because of sufferings, he could be saved. That's why sickness could be like a star. Kaya po, siya po ay nagkaroon ng karamdaman po, sakit po, kaya sa magitan nito siya po ay naligtas. Kaya po, sa magitan po ng mga karamdaman, maaaring ito rin po yung maging between. When I visited some people, who were in hospital because of sickness. At the time, when I explained about heaven, walang pain, walang sickness at the time, their heart was open. Sa tunayan po, kapag nagbibisita ako ng mga tao sa mga hospital dahil sa kanilang mga karamdaman po, minsan pinapaliwanag ko sa kanila yung langit po na wala na po doon sakit, na wala na pong pag-iyak po doon, kaya yung kanilang puso po nabubuksan po. My father-in-law was saved because of sickness. Yung father-in-law ko po ay naligtas dahil po nung siya po ay may sakit. Yeah, he was tall and he was healthy. However, he was accidented. Siya po ay malusog po. Gayun pa man, na-accidente po siya. That's why he was weak and he was in hospital. Kaya siya po ay nanghina at siya po ay nasa hospital. Actually, because we got the salvation, he persecuted us, me and my wife. Sa tunayin, bago siya nagkaroon ng kaligtasan, inusig niya po ako at yung aking asawa. When he was in hospital, I had counsel. I had counseling.
And I explained the eternal redemption. Sabi ko kita ng Hebrew chapter 9 verse 12. Kaya po, nung ako po, nung nasa hospital po siya, binisi, nagkaroon po ako ng counseling sa kanya at piniliwalag ko po sa kanya yung walang hanggang katubusan. He was, he's our father. He loved us, even though he persecuted us. Siya po yung aking ama, kaya iniibig niya po, kaya kahit inuusig niya ako, iniibig ko po siya. Because he built a Catholic church building and he sacrificed to Catholic. Dahil siya po ay lumaki sa mga Katoliko, kaya po, nandun na po yung kanyang paniniwala. Yeah, pero we transfer to church, that's why he hated us. Pero kami po ay lumipat ng ibang church po, kaya po, siya po ay napuot sa amin. Inusig niya po kami. When I visited, and when I explained eternal redemption, he said, I watched a recorded Bible seminar 7 times. However, I didn't find out eternal redemption. Kaya po, binisita ko po siya at sinabi ko siya, nanood ako ng 7 beses na Bible seminar na recorded at ako po ay hindi naligtas. Yeah. And he testified, I understand eternal redemption. Actually, even though I watched 7 times, I didn't find, however, about eternal redemption, it is recorded in the Bible, that's why I understand, he said. Kaya po sinabi niya po, kahit na ngayon ko lang naunawa yung walanggang katubusan, kahit na nakapanood ako ng 7 beses na recorded Bible seminar, ngayon ko lang naunawaan yung walanggang katubusan na nagmula sa Biblia. Actually, because of his sickness, he could be saved. That's why suffering, sickness, they can be grace from the Lord. Sa katunayan po, dahil sa kanyang karamdaman, siya po ay naligtas po. Kaya yung mga karamdaman po, yung mga sakit po, yung pagdurusa, maaaring ito po ay maging gaya ng bituin. Yeah, that's why in hospital, we were so delighted. Kaya sa hospital po, kami po ay naging masaya po, nagalak. Likewise, we can be like a statue, we can be faithful. Katulad ito, maaaring tayo ay maging mga bituin, maaaring tayo maging tapat. Buksan po natin sa Unang Korinto, chapter 15. Buksan natin Unang Korinto, kapitulo 15. Verse 41. Verse 41. First Corinthians, chapter 15, verse 41. Unang Korinto, chapter 15, verse 41. Basahin po natin sabay-sabay. Mayroong kalawatian ng araw at iba ang kalawatian ng buwan at iba ang kalawatian ng mga bituin sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa isang bituin sa kalawatian. Tingnan po natin sa versikulo 41. Iba ang kalawatian ng mga bituin. Ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kalawatian. Ibig sabihin, sun, moon, stars, they are shining, it's the same. Kaya po, yung kalawatian ng araw at kalawatian ng buwan at kalawatian ng bituin, sila po ay nagliliwanag. However, brightness is different. Pero yung kanilang mga pagliliwanag po, kalawatian ay magkakaiba. We were saved by grace of God through the blood of Jesus Christ, the same name. Tayo po ay naligtas sa biyaya ng Diyos po sa magitan ng dugo ni Hesus Kristo. Parehas lamang po, pare-parehas. However, brothers and sisters, what kind of stars are you? Kaya gayon pa man, mga kapatid ko, anong uri ng bituin kayo? Are you illuminating brightly or not bright? Kayo ba ay ilaw na nagliliwanag o hindi? Yeah. Actually, we should shine brightly. Sa katunayan, dapat po tayong magliwanag na maliwanag po. Because we are like stars. Dahil tayo po ay gaya ng mga bituin. Buksan po natin sa Genesis chapter 22. Genesis chapter 22 po. Genesis chapter 22 verse 17. Chapter 22 verse 17 po. Genesis chapter 22 verse 17. Genesis chapter 22 verse 17. Basahin po natin sabay-sabay. Tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat.
at makakamit ng iyong binhi ang pituang bayan ng kanyang mga kaaway. Yeah, here, God said to Abraham about Israelites. Dito po sinabi ng Diyos kay Abraham yung patungkol sa mga Israelita. You will be like stars of heaven and you will be like sands in sea. Kayo ay magiging gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat. Yeah. Here, there are two kinds of nilalaman. Dito po may dalawang uri ng nilalaman. First, mga bituin sa langit. Israelites shall be like mga bituin sa langit. Ibig sabihin, they shall be like the stars of heaven. Dito po, yung magiging bituin sa langit, ibig sabihin po, sila ay magliliwanag o magiging mga bituin sa langit. Ibig sabihin, all brothers and sisters who are saved shall be like stars. Ibig sabihin, ang lahat ng mga ligtas na mga Kristiyano po ay magiging gaya ng bituin. Actually, we are living in this world, however, we belong sa langit. Sa tunayan, tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, pero tayo ay kabilang sa langit. And, tingnan po natin sa mga buhangin sa baybayin ng dagat. Ibig sabihin, physically, Israel shall be prosperous, physically. At yung mga buhangin sa baybayin ng dagat, ibig sabihin, physically, sila po ay darami po. Among Israelites, Abraham became the ancestor of Israelites physically, and also he became the ancestor of Pananampalataya. Sa tunayin po si Abraham po, siya po yung naging ninuno mga Israelita, at gayon din po siya rin po yung naging ama ng pananampalataya. Already God promised to Abraham two kinds. Through many brothers and sisters who shall be saved by Jesus Christ's blood shall be like stars of heaven. Kaya po, pinapresiya na po ng Diyos kay Abraham na yung dalawang uri po ng ito at sa magitan po nito, yung mga kapatid na naligtas po ay maaaring maging maliwanag po gaya ng mga bituin. And God chose Israel physically. That's why let them be prosperous physically in this world already. God promised to Abraham. At pinangako na din ng Diyos kay Abraham na yung mga Israelita po ay sila po ay magiging masagana po. Yeah. Do you like a star? Gusto niyo po ba ng mga bituin? Brothers and sisters, do you like star? Gusto niyo po ba ng mga bituin? Eh, kaya, did you make star sa Christmas? Kaya gumagawa kayo ng star sa tuwing Pasko? Eh, sa bahay, I saw many stars. Sa mga bahay po, nakakita ako ng mga bituin. Yeah. Because they believe the star indicates Jesus Christ. Sila dahil naniniwala sila na yung bituin sila, ito yung tumutukoy kay Jesus Kristo. Eh, ito ay tama. Eh, tama. Opo, because ito, Jesus tama. Christ is a star. Here, Matthew chapter 2, the Bible says, His star, 이빅 사빈, Jesus Christ, 깐냥 비두인. Jesus Christ is a star. However, yeah, the Bible says, don't make and worship any kind of 라라완. Kaya sa Matthew chapter 2 po sinabi doon, yung kanyang bituin po, ito po ay tumutukoy kay Jesus Kristo, pero sinasabi din po, huwag ninyong sambahin yung mga bagay na inukit o mga larawan po. Yeah. Through the Bible, we can receive lessons. Yeah? We should like a star to guide lost souls to Jesus Christ. Let not us make and worship a star. Kaya sinasabi ng Biblia malinaw po na tayo po ay dapat na maging gaya ng mga bituin na nagliliwanag, na naggagabay sa mga ligaw na kaluwa patungo kay Jesucristo po at hindi po sumamba sa mga bituin. If so, why God created the stars sa langit? Kung ganyan, bakit po nilikha ng Diyos yung mga bituin sa langit? Yeah, let us receive a lesson. We became children of God, that's why let us shine like a star. Upang tayo ay tumanggap ng aral po, tayo po ay naging mga anak ng Diyos upang tayo po ay magliwanag po na gaya ng mga bituin. Buksan po natin sa Genesis chapter 1. Sa Genesis po, chapter 1. Verses 16 and 17. Verse 16 and 17. Genesis chapter 1, verses 16 and 17. Genesis chapter 1, verse 16 and 17. Basahin po natin sabay-sabay.
Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Ang mga ito ang inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. Yeah. The position of star is in heaven. Yung position po yung star po ay nasa langit. And the stars is illuminating sa mundo. At yung star po, ay yung mga bituin po, sila po yung tumatanglaw sa ating mundo. Like stars, we are shining to this world. Katulad ng mga bituin, tayo po ay nagliliwanag sa mundong ito, sa libutan ito. That's why after we got the salvation, the purpose of our living life is shining to lost souls. Kaya pagkatapos nating maligtas, yung layunin ng ating buhay po ay magliwanag sa mga ligaw na kaluluwa. Yeah. Today we considered kanyang bituin. Ngayon isinalang-alang po natin yung kanyang bituin. Yeah, the word of God is like a star. Ang salita ng Diyos ay gaya po ng isang bituin. And God's workers are role like a star. At yung tungkulin ng mga manggagawa ng Diyos ay gaya po ng bituin. Yeah. And also, faithful brothers and sisters are doing role like stars. At yung mga kapatid na ginagawa po yung kanilang tungkulin po, sila po ay gaya ng bituin. And great suffering and great sickness can be doing roles of a star. At yung mga malaking pagdurusa at malaking at may mga kasakit po, maaaring ito po yung ginagawa po yung tungkulin ng gaya ng bituin. That's why sinasabi ng Mateo chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yeah. We are light. We are light in this world. Tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Let us be light in this world. He died on the cross and He sacrificed and He saved us. Upang tayo po ay maging liwanag ng sanlibutan, siya po ay nagsakripisyo at namatay doon sa krus. That's why, brothers and sisters, hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Kristo, please guide many lost souls to Jesus Christ. Kaya po hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Kristo, mga kapatid ko, pakiusap, gayabayan niyo po yung mga ligaw na kaluluwa kay Jesus Kristo. Psalm chapter 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga kawan ng Panginoon ay isasalaysay. Ito ay ang layunin ng natitirang buhay natin. Now, brothers and sisters, please hold this verse. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. Ang mga bagay ng Panginoon ay isasalaysay. Kaya, please show light to this world. Kaya panghawakan niyo po yung verse nito at pakiusap, ipakita niyo po yung liwanag sa sanlibutan ito. Si Hudson Taylor, he was a missionary sa China. Si Harrison Taylor po, isa po siyang misyonaryo doon sa China. Sinabi niya, kung mayroong akong isang libong buhay, ilalalan, ila, laraan ko ito sa China. Yeah. In the Philippine Lifeboard Mission, there are 20 missionaries. Sa Pilipinas po, Philippine Lifeboard Mission, meron pong 20 misyonaryo. Actually, departed hometown and they are evangelizing for the lost souls. They are guiding lost souls to Jesus Christ. Sa katunayan, umalis po sila, umalis po kami sa aming mga sariling bayan at pinangaral po namin, ginabayan po namin yung mga ligaw na kaluluwa. And in the Philippines, in Philippine Lifeboard Mission, there are 38 pastors and evangelists got appointed. At sa Pilipinas, sa Philippine Lifeboard Mission, meron pong 38 na mga pastor at mga evangelist na
pinutungan ng Diyos. Yeah. Let them be faithful God's workers, brothers and sisters. Please pray for them. Kaya po sila po, panalangin niyo po sila upang sila po ay maging tapat po ng mga manggagawa. And also, si Zinzendorf, sinabi niya, mayroon akong isang hangarin, ito ay tanging ang Panginoon. Only Jesus Christ, only Panginoon, siya ay ating buhay and ating happiness. Now, now, Boba. Today, we considered Kanyang between I guided wise men from the east to Bethlehem, to Jesus Christ. Kaya dito po pinag-aralan po natin ngayon na yung kanyang mga between po, ito po yung gumabay sa mga pantas po sa Israel. Yeah, already we know how to guide to Jesus Christ. Ngayon alam na po natin kung paano gagabayan yung mga ligaw na kaluluwa kay Jesucristo. And we know the greatest goodness is evangelizing. At alam na po natin yung pinakamadakilang makabutihan po ay yung pag-evangelize. If so, what is the most wicked thing? At ano naman po yung pinakamasamang bagay? Even though we know good news, if we don't preach the gospel, which is the most wicked one? Kahit na alam na po natin yung mabuting balita, pero hindi po natin ito pinapangaral po, ito po yung pinakamasamang bagay. Because many lost soldiers are going eternal hell. Dahil maraming ligaw na kaluluwa po yung patungo sa walang hanggang impyerno. Hell is not isang araw, not isang buwan, not isang taon, magpakailaman, and lost soldier shall be persecuted, suffered in hell forever and ever. At yung mga kaligaw na kaluluwa po magdurusa sila magpakailanman doon sa impyerno. That's why we should preach the gospel for the lost soul. Kaya dapat po nating ipangaral yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Brothers and sisters, you are like stars. Mga kapatid ko, kayo po ay gaya po ng mga bituin. That's why please do roar like stars. Kaya pakiusap, gawin niyo po, gampanan niyo po yung inyong tungkulin bilang mga bituin. That's why for preaching the gospel, smile. Kaya para sa pangangaral ng ebanghelyo, ngumiti po kayo. And sacrifice. At magsakripisyo. And cooperate. At makiisa. Nowadays, brothers and sisters cooperate to preach the gospel. Ngayon po, mga kapatid po ay nangikiisa para sa ebanghelyo. And sa lumang noon summer retreat, our leaders sacrificed to support newcomers. At nung nakarang summer retreat, yung ating mga leaders po, sinuportahan po nila, nagsupport po sila para sa mga ligaw na kaluluwa. We believe many lost soldiers could be saved because there were sacrifice. Kaya maraming ligaw po yung naligtas po dahil sa kanilang maraming sakripisyo. Yeah. Naunin mo po ba? Yeah, you are doing well. That's why continuously, please follow the word of God. Kaya pakiusap, patuloy niyo po itong gawin. Yeah. Manalo niyo po tayo. Our graceful and merciful God, thank you so much. Ang maraming mahabagin, marami pong salamat. Thanks for giving a chance to have fellowship with precious your word. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na magkaroon ng fellowship kasama ng mahalagang kapatid. Please be with our brothers and sisters to preach the gospel. That's why let many lost souls be saved. Pakiusap, gabayan niyo po yung mga kapatid na may pangaral po yung ebanghelyo at yung mga ligaw na kaluluwa po ay maligtas. Let us be faithful brothers and sisters to guide lost soul to Jesus Christ. Nawa kami po ay maging mga tapat na mga kapatid na maggabay ng mga ligaw na kaluluwa kay Jesucristo. We pray in the name of Jesus Christ. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Yeah. Salamat po. Salamat po.